Bakit may nagkaklase pa ng ganitong oras? Alas dos na naman daling araw ah. Si Rem Janya, at gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko noong December 20, 2017 bilang night shift sa trabaho sa paaralan ng Agusan National High School dito sa siyudad ng Butuan City. Ngayon ko lang ikukwento to mula na maranasan ko to. 6 na taon na ang nakakaraan. Mahigit 2 taon din ako nag-work noon ng gabi at ito yung pinaka-worst na nangyari nung gabing yun sa paaralan na to. Mga alas 2 ng madaling araw, nasa loob pa ako ng paaralan kasi doon ako nagpiprint o nagpiprinta ng t-shirt para sa mga estudyante. Nang gabing to, natapos ako sa lahat ng ginagawa ko at ako lang talaga mag-isa ng mga oras na to. Lumabas ako ng kwarto para magpahangin. Mga 2 minuto lang ang lumipas habang nasa labas ako, parang nag-iba yung simoy ng hangin. Grabe yung lamig nito. Ramdam na ramdam ko yung lamig sa balat ko. Tapos napatingin ako sa may room sa dulo ng school. Patay sindi yung ilaw. Siyempre na-curious ako sa mga ganitong bagay. Ang lakas kasi maka-paranormal activity. Kaya ang ginawa ko, lumapit talaga ako doon at nabigla ako sa nakita ko. Medyo malapit na ako nito. Nakita ko ang mga estudyante na nag-aaral habang alas 2:30 ng madaling araw. Biglang nagtayuan yung mga balahibo ko. Tapos yung kaluluwa ko parang humiwalay sa akin dahil sa takot. Tapos nakikita ko lang sila tuwing bumubukas ang ilaw. At pag namamatay yun, parang nawawala sila. Pero lumapit pa rin ako doon. Para i-on na lang yung switch ng ilaw para hindi na magpatay sindi. Pero pag sindi ko ng ilaw, nagulat ako kasi biglang tumunog yung kampana ng katedral malapit dito sa school na to. Kasabay ng pag-ugong ng kampana, nawala lahat ng mga nakikita kong estudyante rito. Tapos yung mga papel, nagsilipara na lang sa hangin. Tapos yung blackboard, may nakasulat na hindi ko maintindihan. Parang ibang lingwa yun. Ang mas lalong nagpatayo ng balahibo ko ay yung paggalaw ng mga upuan. Nanlaki yung mga mata ko kasi kitang-kita ko na gumalaw lahat ng yun sa harapan ko mismo. Hindi ko alam kung anong meron sa school na to o kung ano yung nangyari rito. Kung bakit may mga estudyante nagpapakita o kung dati ba itong sementeryo. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko makakalimutan itong karanasan na to.